backwards. Then keep. So, mga master, good day! So, nakita naman natin, no? Meron tayong bagong helmet dito sa ating right side, which is the Hjc C70 Curve. So, ang tagal kong hinahanap ito. So, ang dami kong story na pinagtanungan. Like, naghanap ako sa Team Graphite, wala na daw silang stock nito. Then, may mga online sellers, maliliit naman yung sizes. Then, paubos na rin talaga, even sa online, paubos na rin siya. Then, buti na lang, nag-message ako sa Casco Market. Then, in-accommodate ako nung sa Casco Market na main page. Then, di-refer nila ako kung saan ako malapit. Since I'm from Makati, dito nila ako ni-refer sa store nila na along Osmeña Highway. So, malapit lang siya, like 5 to 6 kilometers away lang from my place. So, ano pang inaantay natin? Buksan na natin to kasi excited na rin ako gamitin to. So, physically kung bakit ko siya binili, kasi meron kami sinalihan na power loop, like 1,000 plus KMs. Gusto ko sana ng magaan-gaan, then bagong fit sa ulo ko na helmet. Don't get me wrong, I already used a LS2 Rapid, LS2 Storm, then dalawa yung LS2 Storm ko. Wala akong naging problema, hindi masakit sa tenga, hindi masakit sa ulo, sobrang okay yung fitting nila. Sa LS2, I'm large size. Dito sa HJC, I'm one up size. So, XL ako sa HJC. So, buksan na natin to. Super excited. Yes! Woo! Ganda ng bag, ha? Tignan natin yun dyan. Then, okay. So, yung bag niya is pwedeng yun na rin helmet bag. If lalabas kayo, then like magbamol, then dala niyo yung helmet niyo, pwede niyo na rin siyang lagay as helmet bag. Right? So, mas madali na siya bitbitin pag nasa labas. So, eto na, the moment of truth. Ta-da! Oh my god! And then it's matte. Oops! May nalaglag. So, what's indicated in the box is the helmet bag, the helmet itself, and the instructions manual. So, check natin yung instructions manual. It's a Hjc C70. So, as you can see, dito yung ways kung paano tanggalin yung visor, yung foam sa loob. So, yun na nga, no? Pumasok yung sister ko. Ang gulo kasi. So, yun na nga. What's inside the box is the instructions manual. So, andun yung way kung paano tanggalin yung lens, yung mga padding sa loob, and yung other information about the helmet. So, manual. It's made of a simple paper. Everything that you want to know, it's already here. So, like what I said earlier, so sa LS2, I'm a large size. Then dito sa HJC, I'm an XL size. So, yun. Tadman natin to. So, punta na tayo sa actual helmet. This HJC is a dual visor helmet. So, okay siya na sa mga touring kasi hindi mo na kailangan magkabit pa ng another extra lens, like mga darker lens. But since gusto natin na mas maporma, bumili pa tayo ng isang lens, which is the smoke lens. So may natin siya check. Ito muna. So how to open it? Meron siyang lock dito. So click the lock, then open it. Then, yung dual visor niya. It's there. Kita ba? Nice. Andito yung switch niya sa likod. Yeah. Nice. Then
how to remove the lens, we just need to press something. This one. We just need to press this one. Mm-hmm. So how to remove the lens? The only thing that you need is to pull this one backwards. Then, kita nyo, nag-snap na kagad yung lens. Same dun sa kabilang side. Then, there you go. Dali siyang tanggalin, no? Sobrang dali niyang tanggalin. So, this is the lens, the C70 lens. Okay. So, yan. Kung nakapakita natin kayo kung paano siya tanggalin, pakita naman natin kung paano kinakabit. So, open natin yung smoke lens na binili natin. Yung smoke lens pala, hindi natin sa Casco Market nabili to, no? Nakuha ko siya kay Apex Garage. Dito sa may Roosevelt. So, shoutout kay Sir na nag-accommodate sa akin dun sa online. Then, tinuro niya sa akin yung shop nila. Then, naturo din siya ng friend ko na si Vin. Vin Bansilio. Shoutout kay Lods. Siya yung gumawa ng paintworks dun sa Apex Garage. Then, same. Ganun pa rin. So, this is an original Hjc visor, okay? So, hindi ko alam kung may fake. Kasi yung ibang helmet may mga fake visors eh. This one, parang wala pa ako nakikita. So, kita nyo meron siyang lock sa part na to. Yung lock sa part na to, yun yung ipapasok nyo sa side na to. Dito sa side na yan. So, make sure na naka-flat siya doon. Then, same din sa kabilang side. Wala na kayong kailangan pindutin. Then, tada! It's done. Simple as that. So, recap tayo mga master. Paano ulit tanggalin yung lens nito? Just unlock, then pull. So, pag nakapull na siya, hindi pa yan sagad. Marinig nyo yung, yan, yung pinakasagad niya. Then, click nyo lang both sides, here and here. Pag kinlik nyo yan, matatanggal na siya mag-isa. So, ganun lang siyang kadali. So, kakabit natin yung smoke lens. Kakabit natin yung smoke lens. So, dapat itong lock na to, naka-fit dito. Then, eto ring lock na to, naka-fit din doon. Don't forget to open first bago nyo ikabit yung mga lens. So, dapat both sides open. Yeah, pag narinig nyo yung clicking sound na yun, pag smoke lens kasi medyo mahirap silipin. Pero pag clear lens, madali lang. Yun. Pag narinig nyo yung click na yun, parehong fit na yan. Then, tada! Alright! Kung paano siya lagyan ng intercom. So, unlike other helmets, meron talagang parang contour or naka-curve dun sa loob ng helmet para dun mismo ilalagay yung earpiece. But this Hjc C70, late ko na nalaman na wala siyang contour. But good thing, kapag sinuot mo siya, hindi naman tumatama yung earphones doon sa tenga or hindi siya masakit. Kasi may malalim na part or siguro din talaga naka-design. May malalim na part sa loob na medyo naka-curve. So yung ginawa kong setup is this one. This is my T-Max S. Then clip on siya. So yung clip yung ginamit ko. So tignan natin yung loob niya para makita nyo kung paano ko kinabit and ma-review din natin yung mga foams niya. Okay? So, tanggalin na natin. Una tanggalin natin is yung mga pads sa gilid. So, basically, may mga pins siya sa loob. Ayan, may mga clips. So, tanggalin nyo lang yung mga clips muna. Then, lusot yung straps niya sa butas. Ayan, nakikita nyo siya. Then, line lang. Then, there you go. Ito yung pad na isa. Then, same goes dun sa isang side, tanggalin lang muna yung mga clip-ons. Tanggalin muna natin yung mga clip-ons. Then, straps, lusot, then hila. Then again, the last one is the inner pad. Yung pinakataas na pad. Makita nyo dito sa part na to, meron siyang mga, hihilahin lang natin yan. There you go. Yan yung clip-on sa likod. Tada! So yan. So tignan natin yung loob ng helmet mismo. So, tanggal ko na siya. Tignan natin kung gaano kalinis.
So first, ito muna yung pads niya. So decent pads, maganda, makapal, and bango, bagong labay. Nilaban ko, pagkabili ko, nilaban ko para magamit ko kagad. So tingnan natin yung loob ng helmet. So ito na mga master, no? Ito yung loob ng helmet natin. So as you can see, decent yung ginamit na foams dito. Then, ito yung sinasabi ko na contour part where I installed my intercom earphones. So yan, yan siya. So there's a contour line. Then, dito ko siya nilagay, right beside the helmet strap. So, both sides, as you can see, it's there. So, kung may magtatanong, kung may nagtatanong kung tumatama ba sa tenga ko or masakit, nope, it's not. It's perfectly fit, wala pong, halos hindi mo maramdaman yung earphones. Halos wala, parang wala lang siya dun sa loob. As in, good yung ano niya. Comfortability wise, it's nice. Then, there you go. Then, the wirings, doon, nakaipit lang siya dun sa foams. Then, yan yung loob ng Hjc helmet natin. Okay? Bisa tayo para matry na natin yung Hjc natin. Huh! Let's go!